Nakaka-chibi, nandito tayo ngayon sa Dambana ng Birhen de la Rosa, Reyna ng Makati. So isa to sa mga simbahan na historical din dito sa Archdiocese of Manila. So kasama ko ayan si EJ. Ayan. So aalayan natin ang Birhen. Hinintay lang natin yung isang kaibigan natin, si Kuya Gab, para malapitan natin yung Birhen. So ayan siya. So nasa gitna siya ng busy lugar ng Makati. Ayan, medyo yan yung mga building, kung makikita nyo banda dito. Pero madali lang ma-access yung simbahan actually kung galing kayo ng Metro Manila. Nagsimula kasaysayan ng simbahan ng St. Peter St. Paul taong 1589. Si Kapitan Pedro de Brito ay binili ang kasalukuyang simbahan bilang bahagi ng isang malaking ari-arian na may papublikong gate na 1,400 pesos at inilagay sa kanyang ekomienda na tinawag na Hacienda Pedro. Noong unang araw ng Hulyo taong 1608, si Kapitan Pedro na bagong halal na Alferez General at ang kanyang asawang si Ana de Herrera ay nagbigay ng bahagi ng kanilang lupain sa mga Jesuita. Ang simbahan ay itinayo sa pinakamataas na burol sa lugar na tinawag na Buenavista at inilagay sa ilalim ng pagtangkilik ni San Pedro. So, ayun yung ex-voto kay Mama Rosa. Doon siya naka-altar. Ayun. Bakit madilim? Kasi walang misa. At binibisan yung birhen na andun sa may sacristy doon sa may gilid. So, makikita natin siya dito ilalabas and hopefully malapitan natin. So, hindi lang to yung dinadayo dito. Pati yung Santo Niño de la Paz na banda doon. Ayun yung naandun. Yan. Isa sa mga kilalang Santo Niño de Pasión din sa Pilipinas. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ilan lang ang Santo Niño de Pasión din sa Pilipinas. Isa to sa mga kilala. Bukod sa naandun sa Navotas. At ganito ang style ng simbahan niya. Ewan ko nakikita niyo guys ha. Medyo madilim eh. Pero painted yung ayan, sa mga kisame. Maliit siya pero the aircon tong simbahan na to. Mapapansin niyo naman dun sa pintuan. Ayan yung pintuan o. Diba? So kami lang yung tao dito kasi kami pinayagan. Noong 1780, isang garing na imahe ng Malandirin Maria na naglalarawan bilang Birhen de la Rosa ay dinala mula Mexico papuntang Pilipinas. Ito ay sa pamagitan ng Manila Acapulco Galleon Trade sa pamumuno ng Hesuitang pare ni si Father Juan Delgado. Ang imahe ng Mahal na Birhen Maria ay nakadambana sa simbahan at pinararangalan kasama ng relikya ng buhok ng Mahal Birhen na nakalagay sa dibdib ng imahe. Sa kasamang palad, ang relikya ay nawala kasama ng garing na ulat kamay noong panahon ng Revolusyon taong 1899. May nanatiling isang hugis itlog sa lukab ng itaas na katawan. Ang mga nawalang parte naman ay naibalik gamit ang kahoy bilang material sa halip na gari. Yan siya. Diba? Kasi ito ilalapit ko kay Mama Rosa. Yung aking rosary at yung aking chibi na nasa bag. Ayan siya. Ayan yung ilalapit natin. At ayan yung alay. Ayan. Ang paglapit ng ano, ng De La Chibi sa original na De La Rosa. Later, makikita natin yun. Guys, ilalabas na daw yung birhen. Dito siya lalabas sa gilid. Umiba kami ng pwesto. Dito kami sa may dito para kita namin pag nilabas. Kasi yung gilid na yun sa may tabi na Nazareno, sa Christian, dun siya binibisa. So, siguro magpo-photoshoot dyan o ilalabas na dito direkta. Bagay lagay dun sa altar. So kung mapapansin niya, diba inilawan na. Kanina walang ilaw yan. Ayan ganun. Po siya. Basta ganyan, alam mo na ibig ko sa buhay. Ayan po yung original. Kabit mo. Ayan rin po. Lagyan mo doon ang
pagkatapos ng pagbibihis at pag-alay namin na ex-voto, ay binalik na sa kanyang altar ang mahal na Birheng Maria. Kami naman na kaibigan ko si EJ ay tumulong sa pagbubuhat sa imahe ng mahal na Birheng Maria dahil ito ay may kabigatan din. Pagkatapos maibalik ng imahe ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang altar, ay agad naman kami nag-prepare na ni EJ para umuwi. Pinalad tayo na mahawakan. Hindi lang mahawakan, mabuhat ng birhen. Ang bigat niya. So kasama ko si EJ. Ang pauwi na kami. At meron kami mga souvenir na binigay. Ayan, oh, ayan. So hopefully makabalik tayo dito next pilgrim sa dito sa Dambana ni Mama Rosa. So kita-kits guys!